So, ganito ba ang electric meter mo? O yung digital? Kung ganito ang electric meter mo, so paano natin binabasa ang ganitong klase ng electric meter? So, kung mapapansin nyo, dito sa baba, ito na yung umiikot. Ibig sabihin yan ay umaandar na ang ating electric meter. So, dito naman sa taas, ito na yung limang diameter na tinatawag. So, kung mapapansin nyo, meron siyang mga numero yan. Mga 10 numero mula sa 0 hanggang sa 9. So, meron din siyang pinaka-relo niya, yung pinakakamay ng ating meter. So, paano ba binabasa ito? So, kung gusto mo malaman, tara, pag-usapan natin mga ka-wireman. Go! So, okay guys, welcome back again to my channel, Mr. Wireman Vlogs. Good day sa atin lahat. So, ito na yung ating meter. Kunwari, ito yung meter natin. Drawing ko na lang para madali natin maintindihan. So, kung mapapansin nyo, meron siya limang bilog. So, bawat bilog niyan, meron siyang numero na 0 hanggang 9. 0 hanggang 9. So, makikita nyo. So, dito sa una, ang ikot ng ating orasan ay ang ating meter ay clockwise. So, kung mapapansin nyo, yung clockwise na ito ay nandito yung numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang siya 0 uli. So, kung mapapansin nyo yung una, yung pinakakamay ng ating relos ay nakaturo sa number 6. So, ibig sabihin nun, number 6 yung ating nakuha numero sa una. So, ito naman yung pangalawa. So, kung mapapansin nyo, ang ikot naman ng ating relos ay counter. Pag ganun, dito tayo magkumpis sa 1, 2, 3, 4, pag ganun, papunta uli dito sa ating 0. So, kung mapapansin nyo na naman uli, yung kamay ng ating relos dito sa pangalawa ay nakaturo sa gitna ng 1 on at 0. So, paano natin makukuha naman ngayon yung exact numero niyan kung nakaturo sa gitna? So, ang gagawin natin ay kukunin lang natin yung pinakamababang numero. Halimbawa niyan, 1 and 0, di kunin natin yung 0. So, magiging equivalent niya o numero niya ay 0. So, dito naman tayo sa pangatlo. So, kung mapapansin nyo, clockwise na naman ang ikot nito. Pag ganun. So, umpisa naman tayo ulit dito sa 1, 2, 3, 4 hanggang 0. So, yung kamay naman niya ay nakaturo ulit dito sa 2. So, ang ating nakuhang numero ay 2. So, lalagay natin number 2. So, dito naman sa pang-apat, ganun pa rin. Counter ulit tayo, kaka-counter. So, dito naman yung umpisa niya 1 hanggang sa 0 ulit. So, yung kamay naman niya ay nakaturo ulit dito sa 6 and 7. So, nasa gitna siya. So, ngayon, ang kukunin naman natin ay yung pinakamababa. Kukunin uli natin yung 6. So, ilalagay natin uli yung 6. So, yung uli naman, yung pinakadulo natin ay babalik uli tayo sa clockwise. Umpisa naman tayo sa 1 hanggang doon sa 0. So, ito naman tayo, yun, kung saan nakaturo yung kamay ng pinakadulo ay 6 and 5 uli. So, gaya dito, kukunin ulit natin yung pinakamababa. So, ang numero ng ating nakuha naman dito ay number 5. So, ang nakuha na totally, ang nakuha natin ay 5, 6, 2, 0, 6. So, yan ang ating i-compute sa ating, halimbawa ito na yung current reading natin. So, kukunin ulit natin yung ating previous reading. Yun na ang ating magiging yung na-consume ng per kilowatt hour. So, dito sa dulo, equivalent nito ay 10,000. Dito naman sa pangalawa ay 1,000. Dito naman 100 at dito ay tens. At ito naman yung ito na yung nagtuturo ng kilowatts per hour. So, nakalagay dito 6. So, bali, pag kinumpute natin, apat lang yung kukunin natin. Dito. Yung apat na numero na yung kukunin natin para makuha natin yung ating na consume na kuryente. So, ganun lamang pag-compute mga kawayan naman. So, napaka-simple lang.
So, siguro kadalasan, nalilito kayo, pero pag nakita nyo yung numero nito, makikita naman ninyo. So, yung 1, 2, 3, ganyan, tapos dito sa ulap, baliktara lang naman siya. So, maraming salamat. God bless sa atin lahat. Bye!